So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So alam nyo naman na undas ngayon. Ah, November 1! Okay, uulitin ko. Sino dito sa ating mga viewers, sa ating mga masugid na manonood ang tapos ng magsindi ng kandila sa kanilang mga minamahal sa buhay na sumakabilang mundo na. Okay? Siyempre, present na ako dyan. Kayo, tapos na ba kayo? So ngayon, ano yung punto dito? Kasi di ba, if you will remember, ano yung sabi ni Vice President Sara Duterte noong October 23? Ang sabi niya, huhukayin niya si former President Marcos Sr. sa libingan daw ng mga bayani. And guess what? Itatapon niya daw po doon sa West Philippine Sea. One of these days lang daw po yun, mga minamahal. Nangyari ba? Tingnan niyo to ha, tingnan niyo to. O, tingnan niyo. Kung tinapon ni Sara Duterte, eh bakit nagse-celebrate si PBBM ng Undas? O, kasama yung kanyang ina. Ayan o, nagsasalita ba si PBBM o? Gwapo talaga ni ano ni former President Marcos Sr. O. Ingit na naman si Inday. Di ba mga minamahal? Asa na yung hinahambog? Asa na yung niyayabang, binubunganga, binubulatlat, sinasambulat ni Vice President Sara Duterte na one of these days, pag ako nagalit, hukayin ko yung ama nyo, itatapon ko doon sa West Philippine Sea. O ano na yon? Ano na yung balita? Kasi kung ano, mga minamahal, kung hinukay yun doon at itinapon sa West Philippine Sea, dapat nag-celebrate ng Undas si President Marcos doon sa West Philippine Sea. Kasi pinahukay nga, di ba? Eh kaso wala eh. Ano yun? Hanggang yabang lang? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na wala silang mga isang salita. Paano natin nasabi? Parehas ng sinabi nila noon, jet ski. Sino yung nakakaalala ng jet ski? Sige nga. Sino yung nakakaalala ng jet ski? Ang sabi ni former President Duterte, pupunta daw siya sa West Philippine Sea, dala-dala ang bandila ng Pilipinas na may sakay ang jet ski. Nangyari ba? Wala. Yeah? Yung sinabi ni former President Duterte na within 6 months, 6 na buwan lang, mauubos ang droga. Nangyari ba? Nangyari ba? Di ba? Yan yung mga sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na walang mga isang salita. Kumbaga, puro lang bunganga, puro lang ngawa. Wala namang ibubuga. Puro lang panguuto, pambubudol sa mamamayang Pilipino. Noong sinabi ni former President Duterte na tag-7 na lang yung bigas. Nangyari ba? Diba? Lakadong pambubudol. Nung sinabi ni Kadigungan na yung crime rate ay bababa within 6 months. Nangyari ba? Wala. So ngayon, ano yung point of view natin dito? May maaasahan pa ba tayo sa mga Duterte? Ha? Tapos kung manalo daw si Digong bilang mayor ng Davao, peace and order na naman daw po ang kanyang plataforma. Putang inang peace and order na yan, hindi ba maubos-ubusan ng adik dyan sa Davao? Hindi ba mapuksa-puksa yung mga adik dyan sa Davao? Kaya tagal-tagal nyo nang nagsilbi, kaya tagal-tagal na yan yung plataforma nyo, hindi pa ba naubos yung adik sa Davao? Eh halos kayo na nga lang yung umahawak ng Davao eh. Peace and order, ibig sabihin madami pa din talagang adik, well kung sa bagay. 37 ngayon nagpositibo. Diba? 37 yung nagpositibo doon sa munisipyo ni Basti Duterte. Ngayon si Basti hinahamon na magpa-hair follicle test. Magpa-drug test. Kumasa ba? Si Pulong kumasa pero yung kanyang hair follicle test, yung drug test niya,
Lagpas na 90 days. Nak ng toko ah. Sin niloloko ninyo? O, balik tayo kay Sarah. Ang amin na mahal. Nasaan yung kayabangan mo, VP? O, diba? Nang dahil lang sarilo. Imagine mo na gusto mo ng pugutan ng ulo. Si PBBM. Ginawa mo? Puro lang salita. Puro lang salita ba? Puro ba yaw-yaw? Ha? Ano ba naman yan? Kaya sinong mamamayang Pilipino ang magtitiwala pa sa inyo muli? Kung ganyan yung ginagawa ninyo, puro lang kayo panluloko, pambubudol. Tapos bibigyan mo ng 1% lang si PBBM out of 10, irarate mo siya ng 1%. Kasi gusto mo, yung sundan na yapak ni PBBM is yung yapak ng ama mo, yung pagiging mamamatay tao, nagpapapasok ng mga illegal sa bansang Pilipinas, nagmamanipulate di umano ng mga pinagbabawal na droga, corruption. Yan yung gusto mong tularan ni President Marcos, kaya ba binigyan mo ng 1% out of 10? Ikaw pa talaga yung may ganang magbigay niyan? Nasaan na yung 11,000 flood control ni former President Duterte? Ano yung nangyari? Wala. Tapos ikaw yung pa yung may ganang, ano, 1% lang siya kasi hindi siya marunong mamuno. Eh di sana ikaw na lang yung nagpresidente. Nagmamagaling ka eh. Tapos ang lakas pa ng ano ng amats mo na kung hindi dahil sa inyo walang Marcos na presidente ngayon. Kung hindi dahil sa inyo walang Marcos na nakalibing doon sa libigan ng mga bayani. Yulol. Supreme Court po mga minamahal. Ang humusga. Supreme Court, the higher court. Ano bang hanas nyo? Sundalo naman si FEM. Naging presidente naman si FEM. Supreme Court yung ano eh. Yung umusga dyan. Sko. Kaya walang dapat itanaw na utang na loob yung mga Marcoses sa inyo. Pero kayo, dapat meron kayong tanaw na utang na loob sa mga Marcoses. Kasi binudol niyo yung mga loyalista noong 2016 eh. Kaya nakilala yung pangalan niyo kasi mga user kayo. Eroy. Daming hanash. Diba? Anyway, mga minamahal. Yun po. Tawa lang ako. Kasi sinasabi ni Sara Duterte na itatapon niya sa libingan ng mga bayan eh. Pero wala naman. Di naman tinapon. Kulang salita. Yaw. Wala namang ang Diyos ko. Sabi ko sa inyo, wala na yung mukhang ihaharap eh. Anyway, mga minamahal, it's me again. Si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.